wants me to worship you, Lord my God. I worship you, my King. And wherever I may be, I look to you and I worship you when you searches for your grace abounding. My heart hungers for your perfect presence in this very place, at this very hour. Lord, I worship you. Sing, I was made to worship. I was made to worship you, Lord my God. I worship you, my King. Wherever I may be, I look to you and I worship you when you. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Brother Rolando Alaba. Brothers and sisters, good morning. Today is our Lord's Day, so we shall give thanks and worship to our Lord. Let us pray. Bless the Father. Panginoon, nandito kami ngayon, sumasamba sa iyo at humihingi ng kapatawaran ng aming kasalanan, Panginoon. Salamat sa guidance and protection mo sa amin sa lahat. Lalo-lalo na, Panginoon, sa kalagitnaan ng pandemic, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Thank you for your guidance and protection for us. Thank you for the salvation and forgiveness for our sins. And thank you also for the repentance of our sins. Thank you so much, Panginoon. We pray also to the family of Pastor Kim, and they will keep for the safety and healthy body, Panginoon. We pray also for the people of Israel, Panginoon. We pray also to all the people of the nation, to all the in the world, that they are
biktima ng mga COVID-19, Panginoon. We know, Panginoon, that this judgment of pandemics is yours. We know that you are the one can stop this pandemic, Panginoon. So we have to proclaim that you will stop this pandemic, Panginoon, that will end the crisis all over the world. Panginoon, inuulit namin kag pinapaubaya sa iyo ang aming mga problema, lalo-lalo na sa aming mga pamilya. Panginoon, amin inuulit na patawarin mo kami ng aming kasalanan kung kami ay nagkakamali. Kami ay mga tao lamang, Panginoon. Kaya ito, Panginoon, amin dinadasal sa iyo kag pinapanalangin. Nagabayan mo kami lahat, kagipuin mo ang may mga karamdaman, lalo-lalo na, Panginoon, yung mga membro namin ng mga iglesia, Panginoon. Ipuin mo sila, Panginoon, para manggaling ang ilang mga karamdaman. Ito, Panginoon, amin pinapanalangin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus na amin manunugos. Amin. Amen. Salamat po at minsan pa po natin palakpakaan ang ating Diyos na buhay. Sa umaga pong ito, tayo po ay sama-samang magpuri. Ibigay po natin yung kalakasan natin. Mapuring pasasalamat para sa ating nag-iisang Diyos. Tayo po ay pangunahan ng worship team. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo po ba ay nagagalak na tayo nasa tahanan ng ating Panginoon? Pwede po ba natin munang palakpakan ng Diyos na buhay? He has been so good, lalong-lalo na po sa mga sa nagdaang mga araw. Talagang, I personally saw how He is moving. Alam mo po yun, I personally saw how He is really touching everyone. Kaya this morning, my encouragement is that let's let go for inhibitions, yung mga bagay na pinupigil sa atin sa paglapit sa Kanya. And let's just focus, itoon lamang natin yung pansin natin sa ating Diyos. Manambahan tayo sa Kanya, magpuri tayo, dakilain natin ang Kanyang pangalan. Let's raise praises, let's praise Him, let's raise a hallelujah, a resounding hallelujah to our Lord. Can we just give Him a round of applause again? Pwede mo ba natin palakpakan ng Diyos? Can we just shout hallelujah? Hallelujah! Praise the Lord! This morning we will raise a hallelujah even in the midst of a struggle. We will raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Sing, I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Always a hallelujah. Heaven comes to fight for me. We sing always a hallelujah. Always a hallelujah. In the presence of my enemies. Always a hallelujah. Louder than the unbelief. We raise a hallelujah. Now heaven is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. In the middle of the
the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. We sing, death is defeated, the King is alive. So we give him a living praise. Oh Lord, we sing. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. Even in the unknown, in the middle of the mystery, we will raise, I'll raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. I'm gonna sing, yes we will, in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, let hope arise. We sing, death is defeated, the King is alive. We will, I'm gonna sing, in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, let hope arise. Death is defeated, the King is alive. We will sing, I'm gonna sing, in the middle of the storm, louder and louder. A little louder.
little louder. Praise the Lord, praise a little louder. Tayo na lumapit sa Diyos sa umagang to. In this morning, let's just worship Him. Lord, we've seen You make ways. We've seen You move mountains. We've seen You do wonders. Truly, You are a way maker, a miracle worker. You keep Your promises. Such a loving God You are. Such a loving Father You are. We focus our eyes into You this morning, God. Because we know You are here. Light in the darkness, my God,
That is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here. Touch your name. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you.
your unique ways as we sing. Your working wonders as we sing. Oh, you are, you are. Sing it loud. God, with hearts full of thanksgiving, because Lord, we just know and we just saw, and it's just very obvious. And even when we are not seeing anything, we just know, we're just assured that you are working, that you're working wonders, that you're making ways, that you're opening doors, that you're opening gates, Father, that you are healing sick, Father, you are providing. Lord, we just thank you. We just thank you, Father. And this morning, Lord, just offer you once again thanksgiving, adoration, and worship. For you alone deserve all these things, our way maker, our miracle worker, and our promise keeper. In the name of Jesus, amen. Salamat po sa ating masarap na pag-awit at papuri para sa Panginoong Diyos. At sa magang ito, tayo po ay makakarinig ng kanyang salita. Pero bago po tayo po muna ay dumako sa panalangin sa ating pong sarili na Lord, iyan daming puso ko sa paikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Let's pray. Dakilang Diyos, minsan pa po kami nagpapasalamat, O God, sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na minsan pa ay meron kaming opportunity na marinig muli ang iyong mga salita. Lord, patuloy Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, ang aming isipan, upang kami ay maging karapat-dapat natanggapin ang mga salitang ito, Lord God. Basbasan mo po ito at patuloy na ito ay maging buhay at mabisa sa bawat isa po sa amin na makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na minsan pa maranasan namin yung katagumpayan na nagmumula po sa inyo sa umagang ito, Lord God. Sa iyo, Panginoon, binabalik namin ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos at tayo po'y makakarinig ng kanyang salita. Good morning po sa bawat isa. Ay, hi Samsam! Magaling na si Samsam. Thanks God. So, good morning po sa lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Before we start, let's read po muna itong mga verse na ito. Matatagpuan po ito sa ating QT for today's text po. May 16. Sige po, let's read. Sige po, basahin po natin. Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila at mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga mabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghandog nila'y hindi ako sasama. Sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana.
Pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapatnubay. At sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagliliwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di tutulutang ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na magalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot, ligayang walang ang amen. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang banal, ang iyong salita po nawa ay maging buhay at mabisa po sa bawat isa sa amin. Lord, ito ay mas matalimpa po sa anumang patalim, Panginoon. At kaya, Panginoon, sa umagang ito, nawa ang iyong salita ay maging makapangyarihan po sa buhay po ng bawat isa at maging kalakasan po ito ng aming spiritual, Panginoon. Ama, maraming salamat. Tinataas po namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay po. Ang title po ng ating sermon ngayong umaga ay, pakibasa po, ang Diyos, ang lahat sa aking buhay at aking kagalakan. Amen po. So, meron po akong question sa inyo sa next po. Sino o ano ang inyong kandungan? Sino o ano ang inyong kandungan? Diba pag sinabing kandungan, yun yung pwede mong matakbuhan. Kapag ikaw ay mayroong problema, mayroong pangangailangan, o kaya ikaw ay nasa isang kagipitan. So, sino po ang inyong kandungan o ano ang inyong kandungan? Pangalawa po, sino ang lahat sa inyong buhay? Diba? Yung parang isip mo, ikamamatay mo kapag nawala yung bagay na yun o yung tao na yon. Sino po ang lahat sa inyong buhay? And then last po, sino o ano ang iyong kagalakan? So marahil bawat isa sa atin na may iba't iba pong kasagutan. Kasi magkakaiba po tayo, no? Kahit pare-pareho po tayong mga Kristiyano. Sa bawat tanong na yan, meron po tayong mga iba't ibang mga karanasan or maaaring ibahagi. Sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi ang buhay ni Haring David. Itong awit po na ito ay isinulat niya nung panahon na siya po ay, sabihin na natin, tumatakas. Dahil nung panahon po na yon, di ba naging very famous na siya kasi after niyang mapatay si David. And after po nun, si Haring Solomon po ay nais siya ipapatay. Yan yung mga panahon na si King David ay siya ay tumatakas para sa kanyang buhay. Nagpunta siya sa kung saan-saan, sa mga yungib o sa mga kuweba. Kahit saan pumunta siya para magtago kay Haring Saul. Dahil that time, nais ni Haring Saul na siya ay ipapatay. So, noong mga panahon na yun, yung situation na yan, nasulat niya ng awit na yan. Yung binasa po natin na awit 16 verses 111 o yung buong kabuuan ng awit 16. So, sa madaling salita, nasa panahon ng distress or kahirapan o walang pag-asa si David during that time na isinulat niya po yan. Sige po, imagine niyo po, di ba kayo si King David, tapos hinahabol kayo ng hari para ipapatay. Di ba po, tapos ikaw ay umalis sa inyong bayan, iniwan mo ang iyong pamilya at pumunta ka kung saan-saan. Habang nung situation na yon, naisulat niya po yung awit na yan. So, ibig sabihin yung situation niya at that time, hindi po smooth. Sahali po, very rough. Sobrang mahirap po yung sitwasyon niya. So, tingnan po natin, pero sa kabila ng situation na yun ni King David, we can relate po yung ating mga situation ngayon bilang mga Kristiyano. Nasa panahon ng kahirapan, hindi po tayo dapat bumitaw. Tulad po ni King David, kasi siya ay tulad din po natin, ordinary people na Christian po na naniniwala sa ating Diyos. Yun nga lang po, yung tibay ng pananampalataya niya, ng tiwala niya, dun po tayo minsan nagkakaiba. Amen po? So, kahit tayo pare-parehong Christian, magkakaiba po yung level ng ating pananampalataya at kung paano po natin kinikilala sino ang Diyos. So, nawa po sa buhay po ni King David ay magkaroon po tayo ng kalakasan sa umagang ito. Sige po. So, number one po na dapat nating tandaan sa ating binasang text, ang Diyos ang aking kandungan. Sabihin po natin, ang Diyos ang aking kandungan. As I said po kanina, nung panahon na si David po ay nasa mahirap na sitwasyon, wala siyang ibang kinapitan kundi ang Diyos lamang.
Kung ba naman po, di ba hulihin ka ng hari, tapos anytime na pag nakita ka, ipapapatay ka. Pero actually, hindi po yung inalaw ng Lord. Iningatan ng Lord si King David at that time. So alam ni David po, nang lahat ng kabutiang tinatamasa niya ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, from very young shepherd boy, di ba po, tapos siya ay, ano po, natalo niya po si Goliath, and suddenly nagbago po ang lahat sa kanya. Siya po ay magiging next king. Pero nangyari po ito sa buhay ni King David bago siya talagang naupo bilang hari ng Israel. Although that time, siya na yung susunod na hari kay King Saul, pero dumaan po na siya sa napakahirap na proseso ng buhay niya bago siya naging isang tanyag na hari. Pero at that time, marami ng mga tao talagang nagbabaw daw na sila sa kay King David kasi talagang napakagaling niyang hari at nakikita ng mga tao kung paano pinagtatagumpay ng Diyos lahat ng ginagawa ni David. Amen po. Kaya lahat ng mga tao natatakot, alam niya, natatakot sila kay David hindi dahil sa katauhan ni David, kung hindi sa Diyos ni David. Alam nila yung magagawa ng Diyos ni David. Bakit po nangyari yon? Next po, next slide. Next po, another one. Kasi po, kilala ni David kung sino ang Diyos. Kilala ni David sino ang kanyang kanlungan. Yun po yung pinakasikreto niya. Kilala niya sino ang Diyos. Alam niya, ang Diyos ang aking kanlungan. Pag sinabing kanlungan, parang matibay na muog. May kailangan hindi masisira, hindi matitinag, at hindi po siya bibitawan. So, ang Diyos po ay ating kanlungan. Sa oras po ng panganib at kalungkutan, sa Kanya lamang po tayo tumakbo at lubusang magtiwala. Especially ngayong panahon natin na pandemic, napakahirap po, di ba? Maraming nagbago na apektuhan. Emotional, di ba po? Financial, physical, social. So lahat po nagbago. Pero sa Diyos lang po tayo tumakbo at sa Kanya lang po tayo lubusang magtiwala. Kasi si King David po, hindi siya bumitaw ng mga situation na yan. Hindi po siya bumitaw. Nagtago siya pa iba-ibang lugar. Ang kasama niya ay mga 400 men. Yung mga 400 men na yun ay mga patapon sa lipunan. Pero sumama sa Kanya. Pero later on, yung mga patapon sa lipunan na yun yung naging mga magigiting na kawal o mandirigma ni King David nung siya ay naupo na bilang hari ng Israel. Next po, tumakbo tayo sa Diyos, sabi ko nga po kanina, kailanman ay hindi niya po tayo bibiguin. So sa tingin ko, noong mga panahon na yan, marahil sa hirap na naranasan ni David, marami na nasasadya sa kanya. Haliguran mo na yung Diyos mo. Hindi naman kumikilos. Sabi nga sa awit natin, di ba? Sabi doon, He never stop working, even we don't feel it, even we don't see it. Maybe sabi ng mga tao, hindi naman niya nakikita eh, hindi nahawakan, hindi tulad ng mga Diyos na nakikita, nahawakan. Talikuran mo na yung Diyos mo na hindi naman buhay, hindi kumikilos. Pero si King David ay hindi po siya natinag. Talagang matibay niyang sinabi, sa Diyos lamang ako magtitiwala. Kasi alam niya sino ang Diyos. Alam niya na yung nangyayari sa kanya, ito ay temporary lang. Kasi meron siyang malalim na relasyon sa Diyos, meron siyang malalim na pagkakilala sa Diyos. At alam niya na ang Diyos ay may magandang plano para po sa kanya. So pangalawa po na dapat nating tandaan sa text po natin, ang Diyos ang lahat sa aking buhay. Sabihin po natin, ang Diyos ang lahat sa aking buhay. Pag sinabi natin ang Diyos ang lahat sa ating buhay, tulad po ni King David, tinitingnan niya yung sitwasyon. Kung titingnan natin yung situation ni King David, parang no hope na. Anong pag-asa? Siya ay parang parang nomadic, yung pag-alagala na lang kung saan pupunta. Magiging hari pa kaya siya? So parang isipin natin, parang wala na situation. Ay wala nang pag-asa yung situation ni King David dahil nga nabuhay siya ng mga panahon na bago siya maging hari na nagtatago kay Haring Saul. Pero inihayag niya po sa talatang 5-7. Let's read again po yung text. Sige po, let's read together. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong ibinibigay. Kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Mga kaloob sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay. At sa gabi, sa budi ko, siya ang gumagabay. Inihayag po ni King David kung gaano po kahanga-hanga at napakaganda ng pamana ng Diyos.
sa situation niya, nasa ng pamana niya, kasi iniwan niya ng bansa niya. Tapos parang hopeless situation niya. Pero ang pamana tinitingnan ni David ay hindi material. Ang tinitingnan ng pamana ni David ay pang walang hanggan. Buhay na walang hanggan, kaligtasan, protection, peace, joy. Ngayon po, lahat po tayo ay nais ng Diyos na makatanggap noon. And I believe, lahat po sa atin ay meron natanggap na pamanang ganun sa ating Diyos. Amen? Amen. So, natanggap po natin yung bilang pamana. So, wag po tayong panghawakan lang yung mga bagay dito sa mundo. Kundi tingnan natin, ano yung mga bagay na ipapamana sa atin ng Diyos? Yun ay buhay na walang hanggan, kapayapaan. Diba po? Joy. Napakasarap po nun. Kumpara sa mga material na bagay na anytime, maaari pong mawala. So kung ang Diyos po ang lahat sa ating buhay, hindi matitingnan ang mahirap na sitwasyon bilang mahirap at walang pag-asa. Kahit mahirap, dahil ang Diyos ang lahat sa akin, let's be a positive po, nababaguhin ng Diyos yung lahat. Amen po ba? Sa hali po na tingnan mo yung mahirap na sitwasyon, ang gawin po natin ay magpuri po tayo sa Diyos. Tulad ni King David. Sa lahat ng mahirap na sitwasyon niya, hindi niya naisip, mahirap to, sa halip. Nagpupuri po siya sa Diyos. Nagpapasalamat po siya sa Diyos. Parang yung awit natin na una yung He raised a hallelujah, meaning He always prays sa ating Diyos. So kung ang Diyos po ang lahat sa ating buhay, ano po yung next? Mamumuhay po tayo ng matuwid kahit nasa gitna ng paghihirap dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa tuwi na. Gaya po nung sinabi ko kanina, naisulat niya yung situation na yun, nagtatago siya. And then dumating yung instances na si Haring Saul, si King David, nung hinahanap ni King Saul, si King David, nagkaroon ng chance si King David na patayin si King Saul. Actually, mga dalawang beses or tatlo yata, kung di po ako nagkakamali, maybe dalawa. Pero hindi ginawa ni King David. Kasi meron po siyang takot sa Diyos. At meron po siyang respect dun sa tao na inappoint ng Diyos bilang king. At bukod doon, father-in-law po niya si Saul. Kasi pinakasal sa kanya yung anak ni Saul na si Michal. So makikita natin yung puso ni King David talaga po, no? Na kahit meron ng chance, namuhay pa rin siya ng matuwid sa harap ng Panginoon. Ayaw niyang madungisan yung kanya mga kamay. Lagi niya sinasabi, ang Diyos ang bahalang humatol. Ang Diyos nawa ang pumagitan sa atin. Lagi niyang ibinibigay sa Diyos ang lahat. Ay, hindi siya gumagawa ng sariling desisyon na alam niya na magkakasala siya. So nawa, ganun po palagi nating isipin. Dahil ang Diyos ang lahat sa atin, ibig sabihin, the Lord will take care everything sa atin. Amen po. Amen. Then pangatlo po na ating puntos, ang Diyos ang aking kagalakan. Sabihin nga po natin, ang Diyos ang aking kagalakan. Amen. Si David po, as I said po, sinabi ko na rin po ito kanina, bago po siya maging hari ng Israel, yun nga po, namumuhay siya na tumatakas po kay Haring Saul. Gayun pa man, sa kabila noon, yung sikreto ni King David, sa sitwasyon niya na alam niya, kasama niya ang Diyos. Kaya hindi siya matitinag. Hindi siya bibigay sa sitwasyon niya. Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Kaya sa kabila po ng mahirap na sitwasyon, ano po yung nangyayari? Si David ay nagdiriwang ang kanyang puso. Meron pa rin siyang kagalakan. Parang, kaya ko ba to, Lord? Sa kabila ng ambigat-bigat na sitwasyon. Halimbawa, anak ko mamamatay na, kaya ko pa kaya magpuri sa Diyos? Yung parang kung iisipin mo, grabe yung puso talaga ng isang taong may malalim na relasyon sa Diyos. Ibang-iba po yung puso nila kaysa doon sa hindi pa ganun kalalim yung relationship sa Diyos, di ba? Sa kanya, kahit mahirap yung situation niya, nagpupuri siya sa Diyos. Napakahirap po nun. Nasa harapan mo yung mahirap na sitwasyon, magpuri ka sa Diyos, napakahirap. Pero si King David ay ginawa niya po yun. Kaya nga po, tawag sa kanya ay a man in a God's heart. Talagang very close siya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung puso niya napakalapit sa ating Diyos. Talagang ganun po yung kanyang puso sa ating Diyos. Kaya kahit nandiyan na siya sa gitna na napakahirap na sitwasyon, paano siya nagiging panatag? Kasi alam niya, kilala niya sino ang Diyos. Kaya nga sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng ganitong puso. Ang hirap po, di ba, maging panatag sa ganitong sitwasyon po. So, dun sa panahon din po na nagtatago po siya kay King Saul, di ba po, at sabi ko nga po kanina, as is, meron pa rin po siyang kapanatagan. Dahil alam ni David na ang Diyos ay di tutulutang siya ay masadlak sa kamatayan o sa
kapahamakan. So pinuri ni David ang Diyos sapagkat tiniyak niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay at ang kanyang kaligtasan. So kaya kahit ganun situation niya, nagagalak siya, nagpupuri siya kasi alam niya yung katiyakan na ang Diyos ay hindi po siya pababayaan. Alam niyo yung katiyakan na ang Diyos ay kasama niya at iligtas siya, hindi siya masasadlak sa kamatayan o sa kapahamakan. So dahil lang Diyos ang kanyang buhay, ang Diyos din na magtuturo sa kanya patungo sa buhay, sa kabila ng naranasan sa buhay, sa kabila ng naranasan na ay may kagalakan. Alam niya na the Lord will lead him sa sitwasyon niya na iyon. At makikita naman po natin yung ending ng life ni King David po. After noon, namatay si King Saul, diba? Umupo na po siya bilang hari at nakita natin kung paano po siya namuno sa buong Israel. At paano po na hanggang New Testament, bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo ay, tinatawag po siya, diba? Jesus na anak ni David. So talagang nakikita natin kung paano talaga si King David ay merong malalim na relasyon sa ating Panginoon at kung paano po ginamit ng Diyos yung pinakakauli-hulihang henerasyon ni King David. So sa ating conclusion po, meron po tayong short movie. Ma-short lang po to. Very short lang po. Sige po, ipi-play po ni Kay Loren. So very short movie. So ibig sabihin nun, sa story natin, yung lalaki, siya pala yung iniligtas. So naging Kristiyano siya. Pero at the time, hindi pa po siya Christian. So bakit ko po ito ipinanood sa bawat isa sa atin? Sa buhay natin, may kanya-kanya po tayong story. Sa buhay po natin, meron tayong mga mahirap na pagpipilian. Na misa sa pagpipilian na yon, maaari nating i-give up ang Diyos o maaari natin i-give up ang isang bagay or mas manguna yung bagay na to kaysa sa Diyos. So maraming mahirap na situation sa buhay natin. Gayunpaman, sabi po sa ating conclusion, ang bawat isa sa atin ay mayroong iba't ibang kwento sa buhay. Gayunpaman, magkakaiba man ang ating kwento sa buhay, huwag nating kalimutan na sino ang Diyos. Siya ang ating kanlungan. Siya ang lahat sa ating buhay. At tigit sa lahat, sa'yo ang iyong kagalakan. Si ang Diyos ang iyong kagalakan. Amen? So, kaya sa buhay po natin, nawa,
ay mali po tayo. Sa tuwing tayo nasa mahirap na sitwasyon, nawa ma-remind po natin si King David po bilang isang normal people na tulad natin na merong malalim na relasyon sa Diyos na naging sekreto niya. Bakit siya naging isang napakamatagumpay na Kristiyano? Or bakit siya itinawag naman in a God's heart? Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita. Tunay Panginoon, bigyan mo kami ng puso na tulad ni King David, Panginoon, na sa gitna ng mahirap na situation, kami ay magkaroon, Panginoon, ng puso na nagtitiwala sa iyo. Puso, Panginoon, na sasabihin namin na ikaw ang lahat sa amin. Puso, Panginoon, na mayroong kagalakan, Panginoon, at puso, Panginoon, na kung saan sa iyo lamang namin ibibigay, Panginoon. Ama, salamat. Nawa, sa journey pa ng aming buhay, habang kami nabubuhay sa mundong ito, maging matuwid po kami sa harapan mo, Panginoon. Sa mga mahirap na situation, Panginoon, patuloy naming makita ang pagkilos mo, O Diyos, at bigyan mo kami, Panginoon, ng intimate pa po na relationship sa iyo upang mas makilala ka pa po namin ng lubusan, upang pag dumating kami sa napakahirap, Panginoon, na sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, ay hindi po kami matitinag. Sa halip kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyong ngalan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Minsan pa po natin palakpakan ang ating Diyos sa buhay sa araw po na ito. Tandaan po natin, ang sabi po, ang Diyos ang ating kanlungan. Pangalawa po, ang Diyos ang lahat sa atin. At yung pangatlo, ang Diyos ang ating kagalakan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigay ng ating mga kaloob. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin para sa ating pong ikakaloob sa Panginoon. Pangunahan po tayo ni Sister Jane sa ating pong offering prayer. Good morning po. Let's pray po. Kataas-taas ang Ama, Panginoong Yahweh, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po sa kabila po ng pandemya na aming dinadanas. Maraming blessings pa rin po ang dumarating sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, nararapat lamang po na ibalik po namin ang pasasalamat at pagbibigay ng offering. Nawa po ang bawat isa po sa amin ay maging bukas ang puso, bukas ang kalooban sa pagbabalik ng offering na yon para sa iyo. At sa iba rin naman po na hindi makakapag-offer, nawa po sa susunod, makapag-offer na po sila at biyayaan niyo po sila. Patuloy niyo pong biyayaan ang bawat isa sa amin. Mahal na Ama, ang lahat po ng ito ay dinadalang namin sa matamis sa pangalan ng iyo pong anak na aming Panginoon, ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. I am rich because of
salamat po. At tayo po'y makakaupo. Dako po tayo sa ating pong announcement for today. Yan. Glory to God. Thanks to funding from the Online Bazaar and Korean Christians Commitment, we could share rice with our scholarship student. God is always good to all His children. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Nakapag-share po tayo ng rice sa ating po mga scholar. Salamat po sa mga Korean na nag-sponsor po nito, and then yung nagbigay din po ng mga item para sa ating pong bazaar. Kaya napagpala yung ating po mga G&PC scholar student. And number 18 years old and above, may come and worship at church. If you have no symptoms, please wear your mask all the time for your safety. So yung pa rin po yung ating pong rules sa ating pong church, 18 above yung allow na umaten sa ating pong simbahan. Kasi yung capacity na pwede po dito is 30% lamang. So kung ang member po ay 150, so nasa 45 lang po yung allow na umaten sa ating pong simbahan. So yan po, yung mga upuan na nakalagay dyan, yan lang dapat po yung a-attend na number sa ating pong simbahan. So sa mga kabataan pa po na makulit, na minsan nag-a-ask po sa amin through chat, so please understand po muna na yung mga adult members po muna natin yung allowed. So pero kung if ever na may dumating na gano'n, na nandito sila, hindi mo po pwedeng pauwiin po sila. So accept pa rin po sila. Pero sa lahat ng members, even sa online po, please understand na lang po, 18 above pa rin po. Kasi under GCQ, pero heightened restriction yung nakalagay po sa government announcement. So follow na lang po muna tayo kung ano po yung ina-announce. Pero pag nawala na yung heightened restriction at nilagay na po doon yung mga age na pwedeng lumabas, doon po tayo susunod. So yun na lang po, paki-intindi na lang po muna sa ngayon. Next po ay number 3 sa ating pong announcement. So yung ating pong parents prayer meeting, if there is no sudden ECQ, parents can come and pray at church on Sunday. So continue pa rin po ito. Ito po ay para sa mga tatay at nanay na prayer meeting every Thursday. So you can come po sa ating pong simbahan, 2 p.m. tuwing araw po ng Webes. And then Lamp Youth Fellowship na 4 p.m. sa church and even sa online, yung ating pong mga kabataan, pwede po silang umaten ng Lamp Fellowship po nila. So yun lang po. Number 5, sa QT Life po natin. So God's Word strengthens our faith and passion to live faithful lives and go through our daily challenge. So 10 minutes are enough to do QT. So let's do individually or with family. God bless you po. So continue to do po sa mga QT po ninyo sa bahay. So tayo po ay nasa aklat ng awit. So please pakibasa po araw-araw iyon para po ma-strengthen din po yung ating pong pananampalataya. Narinig natin kanina sa sermon, we have faith. Pero yung faith natin, hindi po pantay-pantay. Na minsan, china-challenge tayo at sa pamagitan ng salita ng Diyos, malalagpasan natin yung mga pagsubok araw-araw na ating pong kakaharapin. Amen po ba? So let's do QT every day, individually or by family. You can gather po ng inyo pong pamilya. Sige po, next po, meron pa po ba? Wala na. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating sambitin yung ating pong congregational prayer statement. Ito po ay panalangin hindi lamang para sa ating simbahan, kundi sa buong bansa po natin, sa mga leaders po natin. So ipagkatiwala po natin ang anumang sitwasyon na kinakaharap ng ating pong buong mundo. So let's pray po ito ng dahan-dahan. Sige po, number 1, Panginoon, maraming salamat sa patuloy na paggabay sa aming bayan. Makapangyarihan ka sa lahat at naniniwala kami na ikaw ang maghahari sa aming mga pinuno para sa bayang ito. Pag-ibig at kapayapaan ang aming dalangin. Amen. Panginoon, ang tanging pangalan mo po ang maihayag sa buong mundo. Kalooban mo ang mangyari sa mga panahon ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ng mga tao. Hayaan mong matagpuan ka ng bawat isa. Amen. Aming Ama, gabayan mo kami na mamuhay ng mga Kristiyano
ayon sa iyong banal na salita. Ikaw ang maghari sa bawat pamilya ng GNPC. Ang pananampalataya ng bawat isa ay makita sa salita at gawa sa araw. Amen. Aming Diyos, paggarian mo po ang bawat gawain sa simbahang ito nang sa gayon ay patuloy na magliwanag ang aming mga pananampalataya sa lugar na ito. Amen. Panginoon, salamat sa buhay ng aming pastor, misyonero at mga minister. Pangunahan mo po at gabayan ng kanilang buhay sa pagkakataon na ito. Pagharian mo po sila at gamitin ayon sa iyong kalooban. Malakasin mo palagi ang kanilang kalooban upang sila'y patuloy na magtagumpay sa tulong ng iyong banal na salita. Amen. Tayo po ay sama-samang mag-awit ng The Lord's Prayer Song before our benediction prayer. Jesus Christ and the love of God and the mercy of Holy Spirit be all G&PC members and grace peace to you. Amen. 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 God bless po sa bawat isa po sa atin. See you next Sunday sa ating pong worship. Happy Sunday po sa ating lahat. God bless po. Stay safe and healthy po.
pagpapalala.